Part 8. June's Point of View. Mataman akong nakadungaw sa labas ng bintana nang mahagip ng aking paningin si William na umahon sa dagat. He was naked on top kaya nakikita ko mga muscles nito sa braso, pati na rin ang mga abs nito na animoy naguhumiyaw. May six packs pala siya, pero hindi ko man lang naalalang tingnan dati nung kami pa. Mabilis kong iniiwas ang aking paningin nang tumingala ito sa akin, pero wala man lang kaemo-emosyon. Bigla kong naisip kung ano bang nagawa kong masama rito at ganito ko tratuhin ito na animoy kung sino lang akong napadpad sa rest house na to. Bigla akong nakaramdam ng pagkainip kaya nagpa siya akong lumabas ng kwarto para magtungo sa dalampasigan para maglakad-lakad. Nakasalubong ko pa sa hagdan si William pero diretsyo lang itong naglakad at nilagpasan ako. Bigla tuloy akong nakaramdam ng panlulumo. Bigla akong napaupo sa gitna ng hagdanan at isinubsob ang mukha ko sa braso ko. Masakit pala na binabaliwala ko ng taong mahal ko. Pero bigla akong napatayo at mabilis na bumaba ng hagdan at diretsyo akong lumabas ng rest house. Ayokong makita ko ni William na apektado sa ginagawa nitong malamig na pakikitungo. Lumusong ako sa tubig at inilubog ko ang sarili ko habang nakatitig sa kalangitan. Hinayaan ko lang ang sarili kong salpukin ng mga alon. Nang makaramdam ako ng pananakit ng mga matay, mariin akong pumikit. Nagulat na lang ako nang may biglang humila sa akin. Naramdaman ko na lang na umangat ako sa tubig. "Are you trying to kill yourself?" Galit na tanong ni William nang ilapag ako nito sa buhanginan. Kunot ang noo kong tumitig dito at saka nagmamadaling tumayo at naiiling na tinalikuran. Pero mabilis nitong nahagip ang kamay ko. Kaya nahigit ako nito pabalik. At halos masubsub ako sa dibdib nito. "Ano bang problema mo? Bitawan mo ako!" Singhal ko dito, pero mas hinigpitan lang ito ang pagkakayakap sa bewang ko. "Ikaw ang problema ko!" Ganting singhal nito sa akin na ikinakurap ko. "Anong ako? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Ikaw nga tong umiiwas sa akin at malimig makitungo tapos sasabihin mong ako ang problema mo. Wow, William! Dapat nga ay ako manlamig sa'yo dahil kasal ka ng tao pero heto ka. At ako ang kasama mo rito, hindi ang babaeng yon. Bakit mo ba kasi ako dinala dito? Wala naman na tayong ugnayan sa isa't isa, di ba? Wala na ang tanging nag-uugnay sa ating dalawa. Bitawan mo na ako!" Sambit ko dito na sa ibang direksyon ibinaling ang tingin ko. "June, I'm sorry. You know how much I love you. And I don't want to lose you. I'm sorry if I hurt you. I'm sorry if I accuse you. And no one can replace you in my life. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. At ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Please, let's fix this. Let's get back together. Only you and me, living in this place. Walang iba kung hindi tayong dalawa lang." Tinitigan ko ito ng diretso sa mga mata nito. Gusto kong malaman kung totoo ba ang sinasabi nito. "Hindi ko alam, William. I already gave you the second chance. But you just wasted it. Bumalik ka na sa asawa mo." Saad ko dito habang pigil na pigil ang pagtulo ng mga luha ko. "I'm with my wife now. I'm with a woman I love so much. At ikaw lang yun, June. Tanging ikaw lang." Saad nito habang pinupunasan ang pisngi ko. "Diba? Kasal ka na? Paano?" "Hindi pa nagsisimula ang seremonya ng kasal namin ni Precious nung dumating ka. Kaya hindi niya ako pag-aari. Ikaw lang ang nagmamay-ari sa akin, June. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya please, patawarin mo na ako sa mga maling nagawa ko. Magsimula tayong muli. Ikaw lang at ako. Pakiusap." Tinitigan ko ito ng diretsyo. Pero bigla din akong nagyuko ng ulo. "Give me enough time to think about it. Ayokong magsisina naman sa huli dahil nagdesisyon ako ng hindi pinag-iisipan ng mabuti kung tama ba o mali ang desisyon ko." Bulong ko rito sa kabila ng mga luhang masaganang pumapatak sa magkabila kong pisngi. "Alright, hindi kita pipilitin na magdesisyon na ngayon. Iyahatid na kita sa Maynila bukas na bukas rin." Madilim ang mukhang saad nito bago ako mabilis na pinakawalan at walang salitang iniwan. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi makaramdam ng lungkot habang nakatingin sa lalaking mahal ko na mabilis pumasok sa loob ng rest house. Inaamin kong ayokong malayo rito.
Gusto ko itong makasama katulad ng dati. Pero nagtatalo ang isip at puso ko. Alin ba ang dapat kong sundin? Puso na ang tanging itinitibo kay si William? O ang isip ko na ang sinasabi ay, tama na June. Ilang beses ka nang nasaktan ng lalaking yan. Oras na para kalimutan siya at humanap ng iba. Pero natagpuan ko ang sarili kong naglalakad palayo sa rest house. Gusto kong mag-isip ng mabuti. Gusto kong mapag-isa. Pumasok ako sa loob ng kagubatan habang patuloy lang sa pag-iyak. Ni hindi ko napansin na mataas na pala ang bahagi ng gubat na tinatahak ko at hindi ko napansin ang bangin sa harapan ko. Dire-diretso akong nahulog doon at halos daing lang ang lumalabas sa bibig ko. Hindi naman sobrang taas ng kinahulugan ko. Siguro ay kasing taas lang ng isang palapag na bahay. Bigla akong napahawak sa ulo ko ng kumirit yon. Pagtingin ko sa kamay ko ay may dugo yon. At ito siguro ang resulta ng pagdadrama ko. Tumingin ako sa itaas na bahagi ng bangin kung saan ako nahulog. May kataasan din pala yon. At hindi ko alam kung papaano ako aahon sa lagay ko. Puro galos ako at namumulang kanang bahagi ng paa ko, malapit sa may bukong-bukong ko. Sinubukan kong tumayo para sana subukang umalis sa kinaroroonan ko. Pero bigla din akong natumba nang hindi ko maituon ang kanang paa ko. Nag-aalala ako para sa sarili ko. Paano kung may mabangis na hayop ang biglang sumulpot sa harapan ko at lapain na lang ako? Paano ko pa makakasama si William? Dapat kasi pumayag na lang ako sa gusto niyang pakikipagbalikan sa akin. Masyado ko kasing pinairal ang pride ko. Kaya eto ko ngayon at nagsisisi. Sana lang ay hanapin ako ni William. Sana ay mapansin itong wala ko. 2 oras na lang ay lulubog na ang araw. Mukhang may nagbabadya pang malakas na ulan. Lord, sobra naman yata yung karma ko sa pagiging ma-pride ko. Baka naman pwede pang makarequest ng isang chance pa. Gusto ko pang makasama ang lalaking mahal ko. Please, magpadala naman po kayo ng taong tutulong sa akin na makaalis dito. Pangako, ititigil ko ng pagiging ma-pride ko. Please let me live with the man I love the most. Isa na lang talagang pagkakataon, please. Saad ko habang inililibot ko ang paningin ko para maghanap ng pwedeng daanan paalis sa bangay kinaroroonan ko. Pero wala talaga akong makita. Si William na lang talaga ang tanging makakatulong sa akin. Sana ay hanapin niya ako. Pilit akong lumapit sa isang malaking tipak ng bato para sumandal doon. Hinilot-hilot ko ang paang nasaktan sa akin habang panakanakang tumitingin sa paligid kapag may naririnig akong kaluskos buhat sa kung saan. Baka kasi si William yon. Pero disappointed akong napapayuko kapag nakikita kong mga ligaw na hayop lang yon kagaya ng usa. Makalipas ang 1 oras ay wala pa ring William na dumarating hanggang sa maging 2 oras. 3. At hanggang hindi ko na alam kung ilang oras na akong nasa bangin. Gabi na at gutom na ako. Ipinagpapasalamat ko na lang at nawala ang nagbabadyang ulan at sumikat ang buwan. Siguro ay dito na sa lugar na to ako mamamatay. Siguro ay wala nang tutulong sa akin para makaalis dito sa kinaroroonan ko. Marahan akong nahiga sa malamig na lupa at saka niyakap ang aking sarili dahil sa pag-ihip ng malakas na hangin. Puno ng takot akong pumikit nang marinig ko ang pag-alulong ng kung anong hayop mula sa gitna ng kagubatan. Dito na yata talaga magwawakas ang buhay ko. Tahimik akong umiyak sa takot na may makarinig sa akin na mabangis na hayop hanggang sa makatulog ako. William's point of view. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa loob ng kwarto ko. Hindi kasi ako mapalagay dahil sa matinding pag-aalala para kay June. Iniwan ko kasi ito sa isla dahil sa biglaan kong pagluwas ng Maynila para sa emergency meeting ng board. Kanina nang umalis ako ay wala si June. Isasama ko na sana pabalik ng Maynila pero nang hindi ko ito makita kaya umalis na ako dahil nga sa emergency meeting. Akala ko'y makakabalik agad ako sa isla kung saan ko ito iniwan. Pero nagkaroon pa ng problema kaya ang plano ko ay nauwi na sa wala. Gustuhin ko mang bumalik sa isla ay hindi pwede dahil may aberya sa makina ng yate ko. Pero may tauhan akong pinapunta sa isla para sunduin si June. Kaya nga lang ay hindi pa tumatawag ang inutusan ko. Naupo ako sa kama at kinuha ang picture frame ni June na never kong tinanggal sa side table. Pinagmamasdan ko kasi yon bago ako matulog sa gabi. Habang hinahaplos ko ang masayang mukha ni June sa larawan ay siya namang pagtunog ng cellphone ko.
Kinuha ko yun sa side table at hindi na nag-abala pang tingnan kung sino ang tumatawag. Agad ko yung sinagot. Hello? Bungad ko sa caller habang ibinabalik ko sa side table ang picture frame ni June. Nagulat pa ako nang bumagsak yun sa sahig at nabasag. Sir, bad news. Wala pa dito si Ma'am June. Wala rin pong palatandaan na nandito siya. Ginalugad na namin ang buong rest house pero wala po talaga. Hindi po kaya bumalik na siya dyan sa Maynila? Kusang nangunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. Imposible yan. Wala siyang sasakyan paalis ng isla. Hanapin niyo. Baka nandyan lang siya. Utos ko rito. Sige po sir. Sagot ng kausap kong tauhan. Pagkuway na wala na ito sa kabilang linya. Puno ng pag-aalala kong tiningnan ang picture frame ni June. Nabasag na basag ang bubog. Bumuntong hininga ako bago ko lumabas ng kwarto ko para kumuha ng walis at dustpan para linisin ang mga nagkalat na bubog sa sahig. Pero bahagya akong napahinto nang maulunigan ko ang boses ni June na tinatawag ang pangalan ko. Kaya muli akong bumalik sa kwarto ko dahil doon ko narinig na nagmula ang boses. June. Sambit ko sa pangalan nito pero naiiling akong napahinto nang maalala kong wala nga pala sa bahay na ito si June, kundi nasa islang pinagdalhan ko dito. Napabuga ko ng hangin habang naglalakad palabas ng kwarto ko. Diretso akong nagtungo sa kinaroroonan ng mga panglinis at mabilis akong kumuha ng walistambo at dustpan saka bumalik sa kwarto ko. Pagkatapos kong malinis sa mga bubog ay muli akong lumabas ng kwarto at itinapon ng mga basag na bubog. Saka ako muling bumalik sa kwarto at nahiga sa kama. Pero muli akong napabangon nang may matanggap akong text messages mula sa tauhan ko na ang sinasabi ay wala talaga si June sa rest house at kahit sa paligid. At dahil sa kabang biglang sumibol sa aking dibdib ay mabilis akong tumayo at nagbihis. Baka may nangyari na kay June at hindi ko pa alam. Kaya pupuntahan ko ito sa isla kahit 10 oras na ng gabi. Hindi ko kasi gusto ang nararamdaman kong kaba. Pagkatapos kong magbihis ay halos takbuhin ko na ang paglabas ng kwarto ko hanggang sa makababa na ako ng sala. Habang naglalakad ako palabas ng bahay ay tinext ko na ang caretaker ng yate ko na ayusin ang makina habang nasa biyahe ako dahil babalik ako sa isla. Mabuti na lang at gising pa ito dahil siguro maimportanteng ginagawa ito. Paglabas ko ng bahay ay agad akong sumakay ng kotse at nagdrive patungo sa port na kinaroroonan ng yate ko. Pagkalipas ng kalahating oras ay sakay na ako ng yate ko patungo sa isla. Makalipas ang 2 oras ay nakarating na rin ako sa isla. Nagmamadali akong bumaba ng yate at halos takbuhin ko na ang papasok sa rest house. Pagpasok ko ay agad akong dumiretso sa kwarto ni June pero wala ito doon. Muli akong lumabas para dun hanapin si June pero wala naman akong makita dahil madilim. Puno ng pagsisisi ako naglakad palapit sa tabing dagat. Siguro ay inisip ni June na iniwan ko na siya ng tuluyan. Sir! Tawag sa akin ang tauhan ko na mabilis kong ikinalingon dito. Nanlalaki ang mga mata kong mabilis na lumapit dito nang makita kong karga nito si June na may dugo sa ulo at maraming mga galos sa katawan. Kinuha ko si June sa pagkakabuhat nito at mabilis kong inakyat sa kwarto ko. Marahan ko itong binaba sa kama at saka ako kumuha ng mga panlinis at first aid kit. Kumuha na rin ako ng t-shirt ko at pajama. Nilinis ko muna ang sugat nito sa ulo. Saka ko ito nilinisan ng katawan at binihisan. Pagkatapos ay ginamot ko na rin ang iba pa nitong mga sugat. Napansin kong namamaga ang bukong-bukong ng kanang paa nito. Kaya nilagyan ko yon ng benda para hindi masyadong mamaga. Pagkatapos ko itong gamutin at bihisan ay tumabi ako rito ng higa nang mapansin kong nanginginig ito sa lamig. Yumakap ako sa bewang nito. Pagkatapos ko itong kumutan, hinaplos-haplos ko pang mukha nito habang puno ng awa ang tingin ibinibigay ko rito. Ni hindi ko napansin na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang pagsiksik ni June ng mukha nito sa may dibdib ko. Pinagmasdan ko ito ng mabuti habang nakayakap sa akin. Mabuti na lang at hindi malala ang mga sugat nito, lalo na ang nasa ulo nito. Napaisip tuloy ako kung anong nangyari dito at puro sugat ito sa katawan. Pero kapag nagising na lang ito, saka ko ito tatanungin. Yumakap ako rito pabalik at hinalikan ko ito sa noon nito. Inayos ko pa ang pagkakakumot sa katawan nito nang maramdaman ko ang panginginig nito. Wala naman itong sinat pero
Parang nilalamig ito ng sobra. Hindi naman ako makabangon dahil ang higpit ng yakap nito sa katawan ko, na para bang natatakot na iwan ako. Sinubukan kong tanggalin ang braso nitong nakayakap sa akin, pero umuungol ito at mas lalong hinihigpitan ang yakap sa akin. June, kukuha lang ako ng extra kumot para mabawasan ng panginginig mo. Bulong ko dito, pero umiling-iling ito sa akin habang nakapikit. I'm scared. Ayoko. Sambit nito habang humihikbi. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Saan ka natatakot? I'm here na. Hindi kita iiwanan. Kukuha lang ako ng kumot para mabawasan ang lamig na nararamdaman mo. Saad ko dito habang hinahaplos ang mukha nito. I'm scared. I fall in the cliff. Bahagya akong napaangat ng mukha dahil sa sinabi nito. Tatanungin ko pa sana ito kaya lang naisip kong kapag bumuti na lang ang pakiramdam nito. May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital para ma-check up ka? Tanong ko dito pero hindi ito sumagot. June, sambit ko sa pangalan nito. Tumingin ito sa akin at mahinang umiling. Pagkuway mas lalo lang isinubsob ang mukha sa dibdib ko. Nag-aalala ko naman itong hinalikan-likan sa noo. Magpahinga ka na ng mabuti. Kapag kaya mo na, iluluwas na kita pabalik sa Maynila. Ayoko. Ayoko na malayo sa'yo. Ayoko na. Humihikbi nitong saad at bahagyang nag-angat ng tingin sa akin. Why? Tanong ko dito. Kanina ang sabi nito ay she needs time to think about my offer na magsama ulit kami. Tapos ngayon ay ayaw na nitong malayo sa akin. Because I love you. I always love you. Saad nito na ikinangiti ko. I love you too, June. Sige na, matulog ka na. Kukuha lang ako ng kumot para hindi ka manginig sa lamig. Sumulyap ito sa akin at hinaplos ang pisngi ko. Sorry kung... No need to apologize. Ako ang may kasalanan sa iyo dahil pinagbintangan kita. Dahil hindi kita pinagkatiwalaan. Patawad kung naniwala ako sa mga larawang nakita ko. Patawad kung nasaktan kita. Sana ay maayos pa natin to. Magsimula tayong muli, June. Tumango ito sa akin at gumiti. Kaya ngumiti rin ako dito at buong pagmamahal ko itong hinalikan sa labi na tinugon na naman ito. Salamat, mahal ko. Salamat sa binigay mong pagkakataon. Mahal na mahal kita. Sige na, magpahinga ka na. Mukhang antok na antok ka na, oh. Puna ko dito na mabilis nitong inilingan. Makaiwan mo ako. Ayoko nang mawalay sa'yo. Gusto ko dito ka lang sa tabi ko. Sambit nito na maluha-luha pa. Love, hindi kita iiwanan. Pangako, dito lang ako sa tabi mo. Sasabayan kita sa pagtulog mo. Kaya huwag ka nang matakot na baka mawala ako sa'yo. Trust me, love. Tumango ito at saka pumikit. Hinaplos-saplos ko naman ang likod nito. Bagay na gustong-gusto nito kapag ginagawa ko rito. Ang sakit, love. Wag dyan. Daing nito na ikinakunot ko ng noo. Pwede ko bang tingnan, love? Tanong ko dito na tinanguan lang nito. Bumangon ako at pinadapa ko ito. Saka inilihis ang suot nitong t-shirt. Halos mapabuga ako ng hangin nang makita kong namumula ang likod nito. Nilintihan ko pa yon ng maayos para makasiguro na hindi mamaga ang likod nito. At nang makita kong namumula lang yun ay ibinaba ko na ang suot nitong t-shirt. Pinaayos ko ito ng higa at nilagyan ko ito ng malambot na unan para hindi masyadong maipit ang likod nito. Ipapacheck up ko na lang ito kapag nakabalik na kami sa Maynila ngayong araw. Nang makita ko itong mahimbing na natutulog ay inayos ko naman ang kumot nito at saka ako marahang bumaba sa kama at kumuha ng isa pang kumot sa cabinet at ikinumot dito bago ko nahiga sa tabi nito para umidlip. June's point of view. Nakanguso akong umirap kay William habang pinagmamasdan ko itong busy sa laptop nito. Kagagaling lang namin sa ospital dahil nagpumilit itong ipacheck up ako. Kababalik lang kasi namin galing sa isla at diretsyo na kaming nagtungo sa ospital dahil mapilit ito na patingnan ang likod ko na idinadaing kong masakit sa tuwing hahaplusin ito. Umakyat ako sa kama at naupo ako sa tabi nito na bahagya lang itong sinulyapan. Inihilig ko ang ulo ko sa balikat nito habang pinagmamasdan ko ang ginagawa nito sa laptop nito. Matagal pa ba yan? Tanong ko habang nakatitig pa rin sa laptop nito.
Tumingin ito sa mukha ko at mabilis na dinampian ng halik ang labi ko sa kangumiti. Patapos na to, love. Nagugutom ka na ba? Naiinip? Mabilis akong umiling dito at saka pa simple kong tinitigan ang screen ng laptop nito. May problema ka ba sa kumpanya mo, love? Tanong ko dito nang makita kong bumababa ang sales ng kumpanya sa market. Bumaba lang ang sales, love, pero maayos din to. Don't worry. Sagot nito na ikinatangu ko naman at saka nahiga sa tabi nito. Love, pwede ba akong mag-invest sa kumpanya mo? Tanong ko dito na ikinakunot nito ng noo. Love, sasakit lang ang ulo mo kapag pumasok ka sa kumpanya ko as investor. Ayoko namang mangyari yun. Ayokong nakikita kang namumroblema. Sana maintindihan mo. Ngumiti ako dito saka bumangon sa pagkakahiga at yumakap sa bewang nito. I understand, love. I love you. Bulong ko dito. I love you too, love. Masakit pa bang paa mo? Tanong nito na tinitingnan pa talaga ang paa ko na ipinagpapasalamat kong hindi na maganang husto. Okay na, love. Hindi na ganun kasakit katulad kahapon. Love, pagkatapos mo naman dyan, movie marathon naman tayo. Para makapag-bonding naman tayo. Namiss kiti. Paglalambing ko dito na tinanguan naman ito habang patuloy lang sa ginagawa nito. Napansin kong masyado itong focus sa ginagawa nito. Kaya nagpasya muna akong lumabas ng kwarto para hindi ito maabala. Bala ko rin tawagan si Maurice para humingi ng update sa mga ipinapagawa ko rito. Pumunta ako sa sala dahil nando doon ang telepono na kailangan ko. Lumapit ako ron at saka idinayal ang cellphone number ni Maurice na agad din naman itong sinagot. Hey best, it's me, June. Saad ko dito nang sagutin nito ang tawag. Kunot noon naman akong napatingin sa receiver nang may marinig akong mga ungol na nanggagaling sa kabilang linya. Hey best, huwag kang malikot, George. Hey, don't touch me there, nakikiliti ako. Ano ba? Kausap ko si June. Hello, best. Pasensya na. Naiiling akong napabuntong hininga dahil sa mga naririnig ko buhat sa kabilang linya. Mamaya nyo natapusin yan. Kailangan ko ng update sa pinapagawa ko sa'yo. Any news? Tanong ko dito habang napapairap na lang dahil sa mga naririnig kong ungol. Gosh, di ba sila marunong maghintay na mawala ako sa linya bago nila ipagpatuloy ang milagro nilang ginagawa? Isisend ko nilang through email, best. Kamusta nga pala? Ba't bigla ka nilang nawala nang nasa bar tayo? Tanong nito nang medyo humupa ng mga ingay na ginagawa ng mga ito. Tatawanan ko talaga to kapag nabuntis to at ngangawa-ngawa sa harapan ko. Wala ka bang kinalaman sa biglang pagsulpot ni William sa bar? Kahit na ang pagdadala niya sa akin sa isla nang wala akong malay? Tanong ko dito sabay sulyap kay William na bigla nilang sumulpot sa likuran ko at yumakap sa bewang ko habang nakapatong ang baba sa balikat ko. Uulo oh! Ba't mo naman naisip ang tungkol sa bagay na yan? Balik tanong nito sa akin, sabay sulyap kay William na umiiling. Sabi ni William kasabot ka daw niya, di ba love? Tanong ko kay William na kinindatan ko para lang sumakay sa mga sinasabi ko. Right love, siyang nagsabi na nasa bar kayo that time. Sang-ayon naman ito na ikinatili ni Maurice sa kabilang linya. Mabilis ko naman itong binabaan ang telepono habang hinihimas ang tenga ko na nabasag yata ang eardrums dahil sa lakas ng tili ng bruha kong kaibigan. Love, grabe, sakit ng tenga ko. Sambit ko habang patuloy lang sa paghimas sa kanan kong tenga. Love, pwede bang ako na lang gawin mong merienda? Mas masarap naman ako at sakahat pa. Saad nito na sinamaan ko naman ang tingin, sabay irap. Saka na kapag hindi na sumasakit ang likod ko. Baka matuluyan pa sa back injury ang abutin ko dahil sa bigat mo eh. Ngumiti ito sa akin ng nakakaloko. Bigla tuloy akong napaatras dahil napansin kong may binabalak itong kalokohan. Love, dyan ka lang. Hey! Hindi ako nakapalag nang bigla ako nitong buhatin pabalik sa kwarto nito at ilapag sa kama.